So ito po mga kapatid, ano, ang ating pag-uusapan ay tungkol po ito sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist Church. Marami pong mga pangyayari sa Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. So ganit ang focus natin ngayon ay ito pong mga umaalis sa Seventh-day Adventist Church. Kung ating titingnan ang lahat ng mga denomination, lahat ng mga sikta, eh meron pong mga lumalabas lahat. Mga Kristiyano, nagiging Islam, nagiging Christian, Buddhist, nagiging Christian, Hindu, ganyan. So palipat-lipat sa malaking religion. Pagdating sa mga denominations, mayroon. Merong Katoliko, nagiging Iglesia, nagiging Katoliko, Seventh-day Adventist, nagiging Baptist, Seventh-day Adventist, nagiging ganito. Lahat palitan-palitan po yan, mga kapatid. So ngayon, ang pag-uusapan natin particular sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Kaya ko binanggit yung mga umaalis na lumilipat. Kasi ganoon din po yun eh. Ang isang bagay na gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid at mga taga-subaybay ay yung pong mga reason, mga dahilan. Pag pinag-usapan po ang Seventh-day Adventist, yung mga lumabas po dito na tinatawag nating offshoots, ay meron silang mga version. May mga version nun sila na ganito, kung bakit sila nawala, ganito, ganyan. So, pag manarinig po ninyo ang side nila, siyempre, side nila yon. Dapat marinig nyo yung side namin. Saka kayo magtitimbang-timbang ngayon. At karamihan sa mga umaalis, eh talagang walang magandang sasabihin, siyempre. Di ba? Walang magandang sasabihin. Kaya kailangan ay hindi maging bias. Kinakailangan ay mahayag ang pinanggalingan. Kaya nga ating pong pag-uusapan ito, mga kapatid at mga taga-subaybay, sapagkat kung kayo ay seryoso na isa sa mga lumabas tapos nakakapanood, alam nyo marami pong mga options, mga home church, local conference, ISDARM, IMS, kung ano-ano pa. Marami po ang nanonood pa rin sa programang ito. Sa pinupuntahan naming bukid, sa Pangil, Laguna, ay meron po mga bumabati po sa akin doon. Sa mga daan-daan, meron po mga bahay doon. At pati nga po yung nagtali ng kalabaw doon na pinasok at inapak-apakan yung aming pinyahan, kinain yung saging. Ay nung kausapin ko ho yung may-ari, ay kilalang-kilala ho ako. Bumaba po ako sa sasakyan. At sabi ko, ay, ma'am, ay, nandito ba yung asawa nyo? O naku, yung nalaman-laman ko ay Opus Home Church or ang tawag sila, Seventh-day Adventist Revelation 12:17. Sila daw yun, Home Church. Ba, ay, nanonood sila. So, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, ano, ay hindi ko ito tatalakayin para kayo po ay saktan, para kayo po ay tulig sa in. Sasabihin ko po ito sapagkat ang aking pagbabatayan ay record ng Seventh-day Adventist. Ito po'y tala. No? Ang anumang naging issue o pangyayari sa loob ng samahang ito ay nai-re-record ho yan. Sakasama po yan sa history. At doon sa pagre-record, mabuti o masama, ay nire-record. Kaya ibig sabihin ay hindi siya masasabi natin bias, kundi nilagay talaga kung ano ang mga dahilan. No? So, yan po. At kalimutan nyo muna kung anong samahan kayo. Maging maging neutral sa ating pong pag-uusap ngayon. So, marami pong detalye, sabi ko kanina. Sabalit, magiging particular lang po muna tayo dun sa mga pasimula na mga kilalang tao na lumabas. Dahil po kasi ngayon, meron mga pailan-ilan na lumalabas sa atin na parang kalungkot natin sapagkat merong ganito. Ito, walang na tayong magpaligoy-ligoy. Dati namin kasamahan. Di ba marami kayong nangihinayang kay Brother Ronald? Di ba? Nangihinayang tayo. Kami nangihinayang din. So, gusto ko pa makikita ninyo, maliit lang siya kung ikukumpara dito sa mga nag-alisan ito. O, yan ang pong gusto kong ipunto. Okay? So, magsimula ho tayo mga kapatid. Naging kilala ho yung date na 1844. Iyan yung great disappointment. Alam naman natin, after great disappointment, nagkaroon ng kabiguan, nagkawatak-watak, pero mayroong grupo na nagpatuloy na pinag-aralan ang Daniel 8:14 at yung sanctuary. Kaya ang date ho ay 1844 hanggang 1851, ito po yung tinatawag na fanatical movements sa history ng Seventh-day Adventist.
Bakit po naging fanatical movements po ito? Sabi rito, the things you have described as taking place in Indiana, the Lord has shown me would take place just before the close of probation. Every uncouth thing will be demonstrated. There will be shouting with drums, music, and dancing. The senses of national beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions, and this is called the moving of the Holy Spirit. So, kaya tinatawag po itong fanatical movements, mga kapatid. 1844 hanggang 1851, isa po rito sa pinapatungkulan ng sulat na ito, ang report na ito, ang aking pinagbabasehan ito ay tinatawag na Seventh Adventist History na libro. So, kinukuha ko po rito yung mga importante na bibigyan natin ng basin. Ano po ang nangyari? Mayroon pong mga naging kalituhan o kaya ay pumasok na tinatawag nating fanaticism sapagkat na-introduce ho itong mga worship na may mga pagsigaw, may mga drums, music, sumasayaw. At sabi nga dito, the senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. And this is called the moving of the Holy Spirit. Kaya itong tinatawag pong mga charismatic movement, pag sinabing charismatic, mga kapatid, yung charisma nila sa worship ang nagiging way para makahikayat. Kaya nga, pagka ikaw ay mahirig din sa mga gimmick-gimmick sa labas, ay mag-i-enjoy ka pa rin sa sasamahan kasi may sayaman pa rin. Kaya lang, way of worship na nga po siya. Andyan yung ingin ng drums, ganyan. So, marami din ang nako-confuse sa pagkakataon yun. At saka, nagdadala yan ng tinatawag na parang hypnotism. Kasi alam nyo, marami po akong mga natanong ng mga kabataan na doon sila naiinggan yun, naiakit. Na kahit ayaw nila sumayaw, bandang huli, sila na rin po ang sumasayaw. May ginagawa sila. So, sabi po na ating mga leader ay itong tinatawag nilang pagkilos ng Holy Spirit ay hindi po ito nagiging tama. Ang sabi dito sa karugtong, the Holy Spirit never reveals itself in such methods, in such a bedlam of noise. This is an invention of Satan. Better never to have the worship of God blended with music than to use musical instruments to do the work which last January was represented to would be brought into our camp meeting. So, sa panahon ni Ellen White, nagkaroon nga po ng ganong uri ng worship, mga gumagalaw yung katawan, saliw ng mga drums, mga maingay na mga instruments. At sabi nga daw nila ay kinikilo sila ng Holy Spirit. Subalit para kay Ellen White, hindi ito sa Diyos. Manapa ito ay invention of Satan. At ang ganitong usapin ay na-encounter nila sa camp meeting na napapag-usapan. So, anong sumunod? The experience of the past fanaticism after 1844 will be repeated. Most seducing influences will be exerted. Minds will be hypnotized. Testimonies to the Church, Volume 8, ano, sa page 293. Yeah, talagang umiral po yung tinatawag na fanaticism movement. Isa yung isang uri ng pagsamba ngayon na may kasamang hipnotismo. Marami ang nagpapatuto na pati sila ay parang natatangay pagka nasasama sila sa ganoon, mga kapatid at mga taga-subaybay. So marami pa po dito, pero punta tayo sa isang kilalang personality na umalis sa Seventh Adventist Church. Ito po ay nangyari noong 1887. So sabi rito, 1883 onwards, history of doctrinal positions. Ibig sabihin, yung ating pong mga doktrina na natuklasan ay naayos na, medyo nakapaglatag na po tayo. Ano? Nung meron na po tayong mga stable na yung doktrina, ilan mga doktrina ho natin, mga kapatid, ay meron pong isang lumabas noong 1887, si D.M. Conright. Si D.M. Conright, mga kapatid, gusto ko pong basahin dito. Sabi rito, ang kanyang history, Conright became a Seventh-day Adventist in 1860 and was ordained by James White and Jean Loboro in 1865. At 24 years of age in Battle Creek, he had a way with words and could both speak eloquently and place powerful metaphoric pictures in his written articles. Yet, he was a weak man because
He was vain and conceited, debated with a spiritualist in 1872. His wife died 1879. He attended Professor Hamel's School or Oratory, Chicago, 1880. So, ito pong tinatawag na year ng 1883, mga kapatid, ay nagkaroon na po tayo ng, kasi established na yung doktrina, meron na pong recommendation na magkaroon ng church manual, bagaman nung umpisa ay hindi kagad na-approve. Subalit nung 1992 ng General Conference ay nailatag na na dapat lahat ng Seventh Adventist ay tanggapin ang 27 fundamental beliefs. So, sa taong 1887, itong si Dudley Conright, mga kapatid, ay ito yung maituturo nating unang lumabas na kilala. Ang record nito ay nasa book tungkol sa buhay ni Dudley Mervyn Conright. Ang libro na nagsalaysay sa kanyang dahilan ng kanyang pag-alis ay yung Offshoot's Tract Book noong 1840 hanggang 1919 na doon nakasalaysay ang reason kung paano. Ngayon, bakit po ano ang istorya niya? Ito po yung sinasabi po ng kasaysayan. His desire was to become a popular speaker on non-doctrinal topics before non-Adventist audience. He felt he could not become a great man and speaker because of our unpopular message. So nagkaroon siya ng pangalawang asawa. So itong si Conright, mga kapatid, ay naging mahusay siya pero may nakitang problema sa kanyang attitude. Kaya nga sabi rin niya dito, gusto na maging sikat. Kaso lang, yung ating doktrina ng mga Seventh Adventist, hindi ho mataling tanggapin ng masa. So, paano ka magiging sikat na preacher na marami kang nako-convert kung ang dala-dala mong doktrina ay banghigpit, di ba? Eh, yun ang nagiging hadlang po sa kanya. Kaya, medyo nagkaroon po siya may mga nakialam niya na hindi siya magiging popular ho dito. He felt he could not become a great man and speaker because of our unpopular message. So, yan ang nakita niya po dito, mga kapatid. Si Conright ho, mga kapatid, ay isa sa dahilan kung bakit yung mga kaibigan po natin, mga Baptist, ay naging sobrang prejudice sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kasi kung titignan ho natin, meron pong siyang sinulat na ang title ay Danger of Giving Way to Discouragement and Doubts. At noong 1881, at saka yung The Doctrine of the Immortality of the Soul. Saka noon 1886, marami siyang mga sinulat ng mga pamphlets at mga tracts. So, bakit ganito yung kanyang mga libro, mga kapatid? Sabi po niya dito, sa ating binasa kanina, ang karugtong, Danger of Giving Way to Discouragement and Doubts. Yan po yung mga libro na binanggit na sinulat niya. The Bible from 1881, The Bible from Heaven, at saka The Doctrine of Immortality of the Soul. So, 1886, marami nga siyang mga sinulat dyan. So, sabi po dito, Conright left the Seventh Adventist Church on February 1787 to join the Baptist Church on March 7, 1887. He was licensed to preach on dun sa date na yon. He was a salaried Baptist pastor. He was terminated when his congregation came down from 200 to 25. So, in October 1896, he was dropped from the active ministry. He then lectured and wrote against the Seventh Adventist denomination in 1889. He wrote, Seventh Adventist renounced. So, ano pong ibig sabihin? Si Conright, mga kapatid, na dating naging miyembro ng Seventh Adventist ay naging Baptist. At nakita nyo naman dito yung record niya, hindi siya magaling kasi yung mula sa member na 200 naging 25. At siya po ay naging Baptist, mga kapatid, ay sumulat po siya ng isang libro ng title ay Seventh-day Adventist Renounced. Ano ho ang laman nung aklat na sinulat niya? Ito po ay mga paninira o libro laban sa Seventh-day Adventist. Kumbaga, siniraan niya ang Seventh-day Adventist. Katulad nga sinabi ko kayo na sa introduction, ganito po talaga ang buhay. Ano? Pagka iniwanan, babanatan. Tingnan mo yung ginagawa ngayon ng dati nating kasamaan. Wala nang ginawa kundi siraan ang Seventh-day Adventist. Hindi na ubago yan. Di hamak na mas kilala naman itong si Conright that time. Kaya history repeat itself.
Mga kapatid, huwag na tayong magtaka. Ito ang naging problema. Naging popular, sobrang popular po ng libro na Seventh-day Adventist Renounce. Talagang gumawa siya ng mga issue, ganitong problema ng pananampalatayang Seventh-day Adventist. Ano? Pati si Ellen White ay siniraan niya na ng tudo. So, meron pong mga sumagot. Ano? Sabi rito, replies to this book included In Defense of the Faith by William Branson and Answers to Objection ni F.D. Nichols. At noong 1919, sabi rito, Can Wright wrote Life of Mrs. Ellen G. White. Inulit pa niya noong 1919. Kasi yung una niyang libro ay sinagot po ito ng ni William Branson na libro na In Defense of Faith. At kasama rin yung kanyang mga atake doon sa Answers to Objection na popular din nating libro ngayon na sinulat po ni F.D. Nichols. Meron po ako niyan. Gusto po ninyo niyan, mga kapatid. At alam po na ninyo, ngayong ilan sa mga issue mula kay Canright noon ay ginagamit din po ngayon yan. Ginagamit din po ngayon yan. Kaya hanggang ngayon, gamit na gamit din yan yung mga sagot natin. At noong 1919 nga, sabi, ay sumulat naman si Canright tungkol sa buhay ni Ellen White. Sabi, it was shortly after the turn of the century that Canright told Pastor G.C. Harris of the Michigan Conference that the Holy Spirit had left him for good. His second wife died in 1913. So doon sa kanyang mga ginawa, sinraan niya yung Seventh-day Adventist, tiniraan niya si Ellen White, ay mayroon po siyang nakausap na si G.C. Harris ng Michigan Conference na inamin niya doon na parang niwanan na siya ng Holy Spirit. Ibig sabihin ay hindi niya gusto yung kanyang ginagawa mga gil na taga-subaybay. At sabi po dito, the Baptist provided him with a key to the basement of a church in Grand Rapids but gave him no financial support. Ano ginawa ang nangyari? He joined an offshoot group of Seventh-day Adventists in Lincoln, Nebraska in 1913 who were si Albion Ballinger, John F. Ballinger, M.E. Kellogg, E.T. Jones, and a man named Rupert who published a paper entitled The Gathering Call. So, ang nangyari, after na siya maging Baptist, ay hindi rin siya naging successful din po mga kapatid. Dahil sa inalisan siya ng financial support, sumali ngayon siya dun sa mga offshoots ng Seventh-day Adventist noong 1913. Nalandun nga itong si Albion Ballinger, John Ballinger, Kellogg, si E.T. Jones, and a man, si Rupert. Gumawa sila po ng pamphlets na ang title ay The Gathering Call. Popular ito sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Itong issue na to ay meron po mga sulat si Ellen White patungkol po dito sa aklat na ito na ginagamit din po ng mga reform ngayon na kumbaga kung saan yung mga sulat ni Ellen White doon, yung mga laman ng libro na yan, ginagamit din po ngayon ng mga offshoots yan, mga kapatid. Hanggang ngayon, ginagamit po yan. At hindi lang yun ang focus natin ngayon sa ating pag-aaral, pero sa ibang pagkakataon, pag natuloy po yung challenge ni Tony Nero na magkaroon ng comparative study, yung Seventh-day Adventist at ng SDARM, kasi naghamon siya doon sa post niya na magkaroon ng comparative study, wala ho tayong problema. Payag ho tayo doon. So, ang magiging topic, who is the true church? Seventh-day Adventist? Or SDA or SDARM. Sino ang tunay na iglesia ayon sa Biblia at Spirit of Prophecy. So, go tayo dyan, mga kapatid. Ngayon, ito pong nangyaring ito, mga kapatid. Ang mga laman, itong aklat na ito ay ginagamit hanggang ngayon. Sabi po dito, this lasted just a short time. He attended services of the Seventh-day Adventist Church and at the same time wrote articles denouncing the church and Ellen G. White. Dininounce niya yung church at saka sa pagkataon ni Ellen White. In 1877, he wrote a plain talk to the murmurers, some facts for those who are not in harmony with the body, a series of 10 articles to those in Doubting Castle in 1877 and 1855 respectively. So ano na po ang ibig pong sabihin, mga kapatid? Doon sa kanyang maiksing pagsama doon sa mga options, naging contributor po siya doon sa librong ginawa ho nila, ay umatin-atin na uli siya sa Seventh-day Adventist. At nung siya po ay, sabihin sa madaling salita, ay bumalik, ay sumulat po siya ng article na
binabawi niya yung pong idinideklara niya na yung laman ng kanyang sulat tungkol sa Adventist at kay Ellen White ay mali at hindi po totoo. Yun ang laman nung ikalawa niyang aklat. Sa taon ding yan, lumabas ang kanyang ikawalawang sulat, mga kapatid, na yan, kaso nga, ito ang problema. Yung una niyang sulat na paninira sa Adventist, kumalat yun sa Baptist world, sa mga Baptist. Yung pangalawa niyang sulat na pinapabulaanan niya yung una niyang sulat, hindi na yun tinanggap ng Baptist. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit ang Baptist ay, ang tingin sa atin ay kulto dahil dyan kay Cartwright. Dahil nga ang kanilang mga leader ay may impluensya. Isang dating Adventist, sumulat ng ganito, problema ng mga doktrina ng Adventist. Kagagawan po ni Cartwright yun. Sumulat si Cartwright, yung aking mga paninira sa Adventist mali at yung at tulig sa niya at paninira kay Ellen White ay mali at hindi totoo. Hindi na ho nila tinanggap yan. Kung meron pong nanonood sa atin na nagkaroon po ng debating malaki ang Seventh-day Adventist at yung Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch sa Imus, Cavite, kung saan may binasa ho doon ang Fort Watch, si Ferriol, kadibati noho na si Ronald, Brother Ronald Mercado, binasa niya. Galing kay Cartwright yun na si Ellen White ay may sira, ganito, ganyan. Ay ang sabi naman ni Brother Ronald, yung sinulat na yan, nirecant niya ni Cartwright, binawi na ni Cartwright niya. Sa cross-examination, tinanong siya ni Ferriol. Sabi mo, binawi na itong ni Cartwright itong sulat niya. Saan mababasa? Ay sabi ni Brother Ronald, hindi ko lang dala, pero alam ko, binawi yan. Sumalakas ang loob niya. Ah, wala! So, papasahin mo. Meron dong audience na Adventist na nagtaas, may dala pala. Kaya doon nagkagulo eh. Eto, may dala ako! May dalang libro. Sabi ni Brother Ronald Mercado, sige, dali mo dito. Tinakbo ngayon ng tao sa daan, sa gitna, dumaan, dala-dala. Ang ginawa ng mga Pentecostal, pinag-aagaw yung yung tao. Nagkaagawan, nagkagulo doon. Yung dala nung lalaking yon, yan yon yung ikalawang surat ni Cartwright na nirikan o binawi niya yung kanyang unang sulat. Ibig sabihin, kalat po yan. Ginagamit po yan ng mga kalaban. Eh, ang problema, hindi na ginamit yung pangalawang sulat ni Cartwright na sinasabi niya, yung aking mga sinabi ay mali. Anong libro yon? To Those in Doubting Castle po. So, yan pong isang bagay, mga kapatid, na dapat po nating tandaan. Next, Seventh-day Adventist renounced in 1889. Yan. Tapos, New Theology Teachings of Desmond Ford, Robert Brinsmead and others find their touchstone and original source in writing of D.M. Cartwright. He is their Bible, just as was to Ballinger and later E.T. Jones. Four times I helped that man back into the light, but the fifth time he went. Bumalik sana, pero wala rin. Nawala din. So, ibig sabihin po, itong Seventh-day Adventist renounced na to, mga gil na taga-subayba, yung paninira, ito yung paninira sa Seventh-day Adventist, ay laganap pa rin po ngayon yan. At alam po ninyo, ito nga sinasabi natin. Napansin niyo yung mga pangalan dyan? Yung Teaching of Desmond Ford, Robert Brinsmead, and others find their touchstone and original source in the writing of D.M. Cartwright. So, ibig sabihin, sa medyo maalam ng konti sa history ng Adventist, siguro alam po ninyo itong sila Desmond Ford, mga kapatid. Isa yan po sa masasabi natin mataas na critics ng Seventh-day Adventist. Pero sabi po dito, ang ilan sa kanilang mga ginagamit ay ang idea galing doon sa libro ni D.M. Cartwright. At alam po ba ninyo itong mga banat ni Desmond Ford? Ginagamit po dito ng Jeremiah Film, nila Dale Ratzlaff, dati rin Adventist pastor. At alam niyo po ang ginagamit ni Brother Ronald. Galing po yan dyan. Medyo hinihilot lang ng konti para mukhang bago. So, ibig sabihin, yung mga isyong binabangon ngayon ng bagong mga Adventist, former Adventist kuno, lumang tugtugin na. Ginawa na po nila ng mga taong yan. Wala rin nangyari. Wala rin nagawa. Wala rin, hindi rin yan lang na ibagsak. Ito pong sila Kilog, sila Ballinger. So, ibig sabihin, yung mga umalis sa atin na mas kilala pa kaysa mga ito, itong mga local lang ngayon umaalis. Huwag ko kayong tatablan po doon. Huwag ko kayong matitinag po doon. Huwag ko kayong papa-apekto doon. Maliliit na lang yan kumbaga, kumpara doon. Itong si Desmond Ford, mga kapatid, eh. Pag mabasa po ninyo yan, talagang mas masasabi po ninyong mas credible kaysa doon sa marami ng iniwanan, marami ng nilipatan. Kaya nga sabi ni Pastor, hindi ko nabanggitin yung pangalan, ito daw yung dating galing sa atin na marami namang ma-admit na nasasaktan, napiktuhan, nakisyo ang Adventist, natin ganito, ganyan. Iyan tanong natin eh,
Hanggang kailan niya paninindigan yun? Ang kailan na naman niya babaguhin yun at may bago? So, wala hong credibility yun. Huwag ko kayong mapa-apekto doon, mga kapatid. Okay? So, ngayon, ito po yung mga date, ano, mga kapatid. Kung titignan natin, 1887, si Cartwright, 1915, si Prescott, 1960 onward, si Herman Hoehn, 1982, Walter Ree, 1985, Jeanine Sotron, 1991, Charles Willing, 1991, Larry Wilson, at 1994, David Dentz. So ito po yung mga taong na mga nagsialis sa Seventh-day Adventist. Kumbaga, kaya inilagay sa history yan, eh, talagang mga naging bahagi sila ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. So, yan po yan. Ngayon, ang isa nga po dito, itong si John Harvey Kellogg, 1902, ay naging kilala po yung tinatawag na belief of pantheism po ni John Harvey Kellogg. 1852 hanggang 1943, mga kapatid, ay ito na po yung pagdami ng mga offshoots na may mga kanya-kanya ng grupo. So, itong si Kellogg ay, basahin nga natin muna ito. Sister White tells brethren to cut loose from Dr. Kellogg proposition to have him in control of all medical work, institutions, and a mammoth building. Yan po ay mababasa sa letter August 4, 1903. So, itong si Kellogg ay gusto magtatag ng invented, gusto niya mag-imbento ng great new religion. Pero ang totoo, yung kanyang aral ay hindi naman bago dahil ang aral niya tungkol sa pantheism ay aral galing sa Hindu. Ano? So, alam nyo, mga kapatid, ginastusan ni James White, ni Ellen White itong si Kellogg. Tatlo po sila. $3 million. $1 million each pinag-aral, ginastusan. Kasi kaya magaling itong si Kellogg. Talagang may sinasabi. Kaso lang nagkaroon siya ng doktrina tungkol sa pantheism. Anong ibig sabihin ng doktrina ng pantheism? Na ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. Nasa bato, nasa kahoy, nasa dahon, nasa kung saan-saan ang Diyos. Ang istorya ni Kellogg ay mababasa natin sa letter November 11, 1902. Ang naging kilalang libro niya ay yung tinatawag na The Living Temple. The book Living Temple by Dr. Kellogg denounced in a letter of October 1903. Sabi, your soul is an unsaved state. Bakit? Yung sulat niya ni Dr. Kellogg, mga kapatid, ay nilikot ho yan ngayon ng mga anti-Trinitarian. Dahil doon sa doktrina ni Kellogg, may sulat si Ellen White tungkol sa kanya. Ang ginawa naman ng mga anti-Trinitarian ngayon, inano yan? Nilikot ho yan. Pinalalabas nila ngayon na yung sulat ni Dr. Kellogg na kinontra ni Ellen White ay tungkol sa Trinity. Nakita niyo, mga kapatid? Papag-aral natin yan sa susunod. Samantalang, ang totoo ay yung tungkol sa The Living Temple na libro ni Kellogg. So, ang isa sa akusasyon ng mga anti-Trinitarian, may sulat daw si Ellen White na binago yung fundamental principle. Kaya kung familiar po kayo sa kinakalat ng mga anti-Trinitarian Adventist na 1872 fundamental principle na change, na sabi na ni Ellen White, parang binaliwala natin yung pinagpagura ng mga pioneer sa loob ng 50 years. Pero ang totoo po nun, mga kapatid, kung tatanggapin yung doktrina ni Kellogg tungkol sa pantheism, yun ang tinutukoy ni Ellen White. Na pag tinanggap yan at hindi napigilan yung libro na The Living Temple John Harvey Kellogg, ay mababaliwala yung mga pinag-aralan ng mga pioneer 50 years. Pero ang ginawa ng anti-Trinitarian ngayon, pinalalabas nila ngayon na dahil sa pagtanggap ng Trinity, eh, nabaliwala yung pinagpagura ng mga pioneer ng 50 years. Pero ang totoong konteksto nun, ang pinapatungkulan ni Ellen White ay yung The Living Temple. So pinakialaman ngayon yan, kinalikot ho yan ng mga anti-Trinitarian, pinalabas na yung sinusulatan ni Ellen White ay yung Doctrine of Trinity. So nakita po nyo ngayon kung paano ginugulo at nililikot ng kaaway. Eh, kaso lang, mga kapatid, mga taga-subaybay, hindi naman tayo kulang sa report, sa record. Kompleto ho tayo niya. Nasasagot ho natin ng detalyado ang mga bagay na yan. Ngayon, yung pong detalye tungkol po dito, kung gusto po ninyo, ay meron po akong kopya yan. Yung aklat na Trinity Answers, nandyan yan. No? Kung paano itong sila Alabak, yan mga kasamahan nila, ay
maraming panliligaw na ginawa po nila. So, sabi dito, Abion Pax Ballinger na 1861 hanggang 1921 at saka si E.W. Farnsworth in 1905 describe Ballinger's teachings in these words. When Jesus ascended, he went immediately into the most holy place and that his ministry has been carried on there ever since. Ellen White points out the errors of Elder Ballinger in MS 62. Yan yung mga aklat po ni Ellen White niyan. 1905, tsaka MS 145, at tsaka doon sa letter 329. At noong 1905, sa Selected Messages, volume on page 160. So ito po yung mga aklat, ano? Sabi rito, she tells us to stand by the old landmarks. The prophet list them for us. Kaya dahil sa mga pagsiklab nitong mga ito, mga naglabasan ho na ito, ay sumulat ika dito si Ellen White na sabi, kailangan manindingan tayo doon sa old landmarks. Napansin din po siguro yung mga star, mga offshoots, yung landmarks na yan, iniwan daw ng Seventh-day Adventist niyan. Yung mga anti-Trinitarian, wala na daw tayo sa old landmarks kasi nga tinanggap na yung Trinity. Ang tanong, ano ang old landmarks na binabanggit dito na sabi ni Ellen White? Oh, we should stand by the old landmarks. Mababasa niyan sa CW page 30. Binanggit ho ni Ellen White kung ano yung old landmarks dapat panghawakan natin. Meron ba yan tungkol sa Trinity? Tingnan ho natin, mga kapatid. Itong si Abion Fox Ballinger, ang sabi po dito ay mga naging dahilan kung bakit may babala si Ellen White. Ano po ngayon yung old landmarks ayon sa sulat ni Ellen White? Ito po yon, karugtong sa binanggit niya. Number one, the cleansing of the sanctuary. Number two, the three angels' messages. Number three, the law and the Sabbath in relation to God's temple in heaven. And number four, the non-immortality of the wicked. Yan. So, yung sinasabi ho ng mga anti-Trinitarian na yung pagyakap sa Trinity Doctrine ay pag-iwan sa old landmarks, mga kapatid. Yan o yung old landmarks na binabanggit po dito sa sulat nito. Yung context ay patungkol sa pabala ni Ellen White sa aral nitong mga lumabas sa Adventist. Kasi yung itong mga pangalan na binasaw natin na mga lumabas, ang warning ni Ellen White ay panghawak at manindigan kayo dito sa old landmarks. Bagaman apat lang itong binanggit ito, alam naman natin na ito ay malawak. Three Angels Message, malawak ko. Ngayon, punta tayo sa next date. 1908, itong si Prescott. W.W. Prescott was a long-standing critic of Ellen White in preparation for the issuance of the 1991 edition, our book, Editions of Great Controversy. It was discovered that Prescott was the one person who tried to change the 1888 text. For example, he had the audacity to suggest that Ellen White's interpretation of the 1260 years was incorrect. Ano daw po ang ibig sabihin, mga kapatid, itong si Prescott? Isa siya sa matagal na critics ni Ellen White. Gusto niyang palitan yung 1888 message, mga kapatid. Yung interpretation doon sa 1260 years or days or years ay mali daw po yon. So, meron din siyang mga akusasyon na binabanggit. O ngayon, sabi rito, in a letter of April 6, 1915, from W.W. Prescott to W.C. White, he states, there are serious errors in our authorized books. Take no special effort to correct them. It seems to me that what amounts to deception, though probably not intentional, has been practiced in making some of her books. So, may sumulat po siya kay W.C. White na anak ni Ellen White, no? Nasabi niya, ang sulat daw ni Ellen White ay mayroong mga serious error kaya dapat daw ito bigyan ng time para i-correct. Yan, sinulatan siya ni Ellen G. White ng ganito, mga kapatid. Ang sabi, Ellen White wrote, sabi diyan, I wrote to Elder Prescott telling him that he must be exceedingly careful not to introduce subject and the review that would seem to point out flaws in our past experience. Letter by Sister White, 250, 1908, to is in Haskell. So, sinagot to ni Ellen White si Prescott, mga kapatid, na kinakailangan ay ano, maging careful. Na? Yan. Kaya nga, sa ating mga kapatid na nakakatanggap ng kung ano-anong paninira tungkol sa Seventh Adventist, wag ko kayo basta-basta maniniwala kasi lahat ng yan ay sinagot. Hindi man si Ellen White,
yung ibang mga leader natin that time ay hindi pinababayaan yung mga issue na yan. So, ito ho ang nangyari, mga kapatid. Doon sa suggestion na letter na sulat ni Prescott sa kay W.C. White, sabi po dito, on May 23, W.C. White, C.C. Clester, D.E. Robinson, A.G. Daniels, and H. Salisbury meet to consider all submitted typographical corrections for the forthcoming 1911 edition. They were understandably shocked when they came across Prescott's suggestions which, if adopted, would have changed the teachings of the book. All such were rejected. So the letter Elms 7 years, page 307. Ano na pong ibig sabihin? Pinagbigyan eh. Diniscuss. Ano sinasabi ni Prescott na may mga problema sa mga sulat ni Ellen White? So, ni-review nila, pinag-aralan po nila. Actually, talagang pinag-usapan sa sesyon. Pero nang kanilang i-review, lahat ng sinasabi ni Prescott na mali, kung kanilang susundan, abay, ubos ho ang sulat ni Ellen White. Walang matira. Ibig sabihin, meron pong merong hidden agenda. Hindi basta seryosong pagkukorek, kundi gusto niyang ibagsak si Ellen White. Oh, yun ho ang naging experience ni dito sa taong ito, si Prescott. 1908 po yan, mga kapatid. Ngayon, 1913, the gathering call, the Alpha of Apostasy. Yan po ay nasa Doctrinal History Tract Book. Mababasa natin. Anong ibig sabihin? An offshoot organization in Lincoln, Nebraska published a paper by this name, Albion Ballinger, M.E. Kellogg, John E. Ballinger, E.T. Jones, and a man named Rupert, where the group printing the paper in April 1913. Sabi, Dudley M. Cartwright joined them for a short time. The gathering call was published in the pathetic hope that somehow, if they could get all the Adventists out of the church and follow this group, all the problems of life would be solved. So, saan mababasa natin yung record na to? Sa Doctrinal History Tract Book. So, kung narinig po ninyo yung salitang Alpha of Apostasy na ginagamit ng mga anti-Trinitarian, ito po ay termino na nabuo dahil po doon sa doktrinang umiral na The Gathering Call. Nagkaroon ng pagsasama-sama itong mga dating Adventist. Kaya yung former Adventist ngayon, wala. Meron natin yan noon. Wala rin nangyari. Ito ang binigyan ng warning ni Ellen White na kapag hindi napigilan ng Alpha of Apostasy, yung Omega of Apostasy ay susunod. So, yung pong gathering time, yung pong pantheism, mga kapatid, yan po yung mga sinasabi na pagkatinanggap ng Adventist, mangyayari yung Alpha of Apostasy. Pero sabi ni Ellen White, kung mangyari po yon, then the Omega would follow. Kung hindi napigilan ng Alpha of Apostasy, susunod yung Omega of Apostasy. Pero ito pong mga anti-Trinitarian ngayon, pinalalabas nila, nangyari po talaga yon. At ito na nga po yung pagtanggap sa Trinitarian doctrine. Kaya nga, marami mga Adventist, dahil sa kawalan nila ng knowledge control po dito, mga kapatid, nagugulat sila. Ayon, iniiwanan din nila yung paniniwala tungkol sa Trinity. Kasi nga, hindi po sila informed. Kaya mag-iingat po kayo, mga kapatid. Mga ginoon taga sa baybay. So, talaga makikita po natin dito, mga kapatid, na ginagamit ito ng kaaway. O ngayon, kasunod na ho dito, itong 1915. Ang pangalan na makikita nyo dyan, si L.R. Conradi. Yan ho ay mababasa natin sa offshoots tract book. Sino itong si L.R. Conradi? Ito na po, mga kapatid, yung story ng pag-alis ng Isdarm.